Ganda na. Ganda ano? Wow. Oh, sana ano ha, magkasundo kayo ng bago mong amo. Kamusta? Mukhang marami kang kinita sa kamatis ha. Ayos naman. Oh, ba't may gin pa dyan? Uy, labanos. Sarap, pagsiga. Ah, parang masarap ikilaw yan mamay. Yan oh. Wow. Dami kamatis. Sir, magkano yung barbecue? Dito po sa ulo. Oh. Yung say. Simulan na magbulitan kasama Sinoy TV. Magandang araw mga kampanalig. Welcome na naman sa panibagong vlog. Nandito pa rin tayo sa kampanalig at dumating na nga yung mga kasama natin. Hindi na tayo nag-isa, hindi na tayo malulungkot, hindi na tayo malulumbay, hindi na tayo maiinip, no? Ayan, gusto lang i-share sa inyo mga kampanalig. Merong gusto magregalo sa atin ng lamesa. Siya si Sir ano, Sir Jerome, kung di ako nagkakamali, no. Si Sir Jerome Sardoma. Yan, sabi niya gusto niya magbigay dito ng lamesa, yung 6 foot na lamesa, yung di tupi. 6 foot ba 'yun? 6, tama, 6 foot na di tupi mga kapanalig. At nagpadala siya ng sobra yung pinadala niya eh. Ito, nagpadala siya sa akin ng 11,696.08. Nakuha na natin siya kahapon. Gusto ko lang magpagsalamat kay Sir. Hahanap muna kami sa palengke nung lamesa na gusto niyang mabili para dito sa kampanalig. Pero kung wala, o-order na lang tayo sa Shopee dahil mas marami doon. Hindi lang 'yon, no? Hindi lang ako ang binigyan niya dahil meron din siyang pa-blessing para sa team kapanalig. Pero pili lang mga kapanalig, no. Ito sila. Mga bibigyan natin, mga masiswerte. Siyempre, ang bait naman, may 1,000 pa ako. Meron ako 1,000 para sa akin. At siyempre, yan. Bigay na natin para sa maagang pamasko. Para kay Kayumot! 1,000, pare. 1,000. Kay Sir Jerome Sardoma, Merry Christmas daw. Merry Christmas, Sir Jerome Cardoma. Sardoma. Sardoma. Maraming maraming salamat po. Alright. Welcome daw. Nasabi niya sa akin eh. At siyempre, meron din kay Kautol. Mga kapanalig, bibigay na natin kay Kautol. Meron kang 1,000 galing kay Sir ano, Jerome Sardoma. Ay, kilala ko yan si Sir Jerome Sardoma. Awa, may 1,000 ka. Sir, maraming salamat po. Sir Jerome, advance Merry Christmas po. Alright. Siyempre, si Kadidit, pupuntahan natin. Meron din siyang 1,000 pesos. Dapat dadaanan ko na kanina nung kumain ako ng tawag dito ng pare sa may boundary. Kaso nga lang, ang tagal niya mag-reply eh. Nag-reply naman siya kanina, kaya sunod puntahan natin siya. Siya ay paring Kadidit. Alright, ang sabi ni Sir ano, Sir Doma sa akin, ito yung chat niya oh. Siya rin pala yung nagbigay kay ano, kay Kadedet ng welding machine. Oo. Oo, ang galing ha. Ito ang sabi, 1,000 para sa iyo, 1,000 para kay Kautol, 1,000 para kay Kayumot, 1,000 para kay Kadede, and the rest are for the groceries. Merry Christmas. Oh. May panganto tayo pa yung may pambili tayo ng pagkain. Saktong-sakto, uumpisahan na kasi ang bahay bukas. Kaya, ayun, nagpabili na rin tayo kay Utol ng pagkain at babayaran natin. Magkano yung nabatol? 2,000 pesos! Yung babayaran natin kay Kautol. Hingi lang ako ng tulong sa inyo, mami. Eh, kaya ko na rin yun. Igigilid lang natin yung mga gamit. Kasi doon na sa loob maghahalo yan yung semento malamang. Oh, sige. Oh, pero magpahinga muna kayo kasi kakarating lang nila galing sa malayong probinsya ng Lipa mga kapanalig, sobrang layo. Pagod talaga. O pagod sila. Alright, maya-maya na ako rin magpapahinga muna kasi kakatapos ko lang din mag-edit mga kapanalig. At babalitaan ko na lang kayo pag nabili ko na yung ano, pag nahanap na namin yung lamesa o naka-order na ako. Parang mas mabilis ano, himanap sa Shopee eh. Sa Shopee ko na lang o-orderin, no? Para pagdating eh nandito na agad yun kinabukasan or sa Makalawa. Alright. Merry Christmas, sir. Ha? Maraming salamat po kay Sir Jerome Sardoma. Thank you so much. Diba binigyan natin si Utol ng blessing, si Kayumot, si Kadede. Pagdating nila dito, meron din pala ibibigay sa akin blessing, ginantihan ako agad ah. Ayun. So meron tayong ano. Gusto ko lang magpasalamat din kay Ma'am Jonah Hill. Dahil ito, Jonah Hill, dahil ito, meron ano,
meron siyang binigay na 7,000 sa atin. Kasi nung bumili ako ng generator, I mean kami ni Utol, 'di ba? 7,000 yung naging budget ko. So ibinalik niya yung 7,000. So parang si Ma'am Jonah ang nagregalo sa atin ng generator. Maraming maraming salamat po. At kay Utol, binalik niya rin yung ano, yung inano niyang 25. Sobra pa. Oh, sobra pa. Yun nga, nabanggit ko naman sa vlog ni Utol na maraming salamat dahil magpapagawa nga po ako ng bahay. Maidadagdag ko to sa panggastos, no, sa pampasahod, sa pagkain at kung ano pa yung mga pwedeng bilhin. Napakaraming blessing ngayong bare months. Thank you talaga sa inyong lahat, no. Hindi na pala namin ililipat yung mga gamit nung sa kubo. Sabi ni Utol, kausapin namin bukas yung gagawa. Kung saan sila mag-uumpisa, iiwasan na lang namin. Kunyari dito, ililipat namin yung mga gamit dito. Tapos pag dito na sila, ililipat doon. Ano na lang, gano na lang. Para hindi na tayo magbuhat ng marami doon sa kubo. Excuse me, sisikip pa eh. Tatanggalin ko na lang muna yung mga, ano, mga nakasabit. Saka yung wifi malamang tatanggalin. Saan yung TV tol? Sa loob? Sa loob. Doon ako nanood kagabi. Ayos. Yeah, madali lang naman yan. Magaling diba? Pag-iis lang ito. Ano ba? Ba? Paano kung bali na gayto? Yun. Kasi dito sisimulan ni Kuya Ogi yan malamang eh. Taas. Sa kwarto muna to. Okay. Ilalagay ko na dito yung ibang gamit eh. Para pagbukas konti na lang yung lilinisin natin o itatabi. Makapagsimula agad ng maaga. Yeah, no? Dahil nandito na sila kuya, kakain na kami. Nagluto siya ng miswa na may sardinas. At wow! Meron pa pansit kanton. May itlog na halo yan. Sarap yun. Tara, kaon. Kaya ba no? Ito charo ng halo. Ayos. Tara. Magala stress na pala. Magala stress na. Merienda. Merienda na to. Maglulumi pa mamaya. Mamaya, panlagutom tayo. Kaya may yung dalawa. Yung dalawa. Yolunik ka kasi ano. Wala. Walang tao. Walang tao dyan. Pumunta. Kala ko kung maglagawa sila. Kapdi. Ano yung nandang? Oo. Wala na atan sa ako. Baka puno na eh lahat eh. Puro pang pahaba ng buhay. Puro pang pag-out. Eh si Utol nagpapalipad ng drone, no? Yes. Pinag-aaralan mo talaga mabuti yan, ha? Alright. Tapos na nga pala yung ano, yung kubo nila parin o sili. Gusto ko lang pakita sa inyo kung ano yung naging katapusan nung pagkagagawa. Tara. Lakad-lakad muna tayo. Nanonood ako ng Netflix kanina, eh. Ganda nung pinapanood ko yung buhay na El Chapo. Papaya, papaya. Ito na yung ano, oh. Ito na yung kubo nila, parang Jose Lee. At saka ni Maring Roxanne. Ganda na. Ang laki nito, dalawang kwarto. Siyempre, merong lambat sa pinakataas para hindi masira yung pawid pag malakas ang hangin. Ang bango. Amoy, ano, amoy bago. Sabi ko, pwede nga lagyan ng aircon eh. Kasi ang ganda ng pinakabintana niya. Oh. Hi. May tao ba dyan? Hello? Wala pang tao. Ganda. Oh, nakalak. Ganda ng pagkakagawa, no? Ang laki na ito. 115,000 ang bili.
kasya na kayo dyan, mga ilang katao din yan. Yan sa mga resort, ganito ang ano eh, ganito ang kubo na pinapatayo. Tapos pinapaupahan nila. Meron pang pinakasilipan doon sa taas. Ganda ng bintana, ano? O kanino to, meron pang ano ah. Meron pang natirang tawag dito. Merienda. Ah, may mga lamesa na rin pala dito. May pasabay na siguro tong lamesa. Magagamit nila to dito sa pinakakusina. Ganda. Congratulations kila Oseli. Sila yung isang nakabili ng lupa dito at ngayon natayuan na nila ng kubo. Nakakatuwa lang. Ganda no? Sarap. Yung akin kasi bigay lang yun ni ano ni Sir Camario. Yung kubo na yun mga kapanalig. Nakakatuwa kasi yung kubo ko na yun bago magpasko eh iniregalo sa amin yun. Kaya hanggang ngayon eh nagagamit pa rin namin. Yun ang kauna-unahan talaga na kubo doon sa lupa ko. Lalagyan pa nila yan ng pinaka sala dito. So ang sabi sa akin magkakaroon ng yero. Parang katulad nga sa akin mga kapanalig, kubo tapos yero na yung pinakabubong dito sa unahan. Oh, pwede sila maglagay ng sala dito. Yan, lawak. Ang lawak ng gagalawan. Ganda no? Wow! Natapos din sa wakas. Malaki-laking gastusin pa to. Dahil nga, ayan, magpapalagay pa sila ng yero dito. Pinaka-extension sarap. Meron pang kusina doon sa likod. At patuloy pa rin sa pag-aayos ng lupa. Mga kapanalig, no? Ayan. Congratulations ulit. Tinignan lang natin. Bukas ako naman ang magpapagawa. Maraming ano ngayon dito, project mga kapanalig. Sila Kuya Luni nga eh inaayos pa yung lupa dito. Ayun, dinadagdagan mga kapanalig. Tapos pagkatapos nila, may project pa doon kaila Ma'am Jane. Gagawin na rin 'yun. Pag natapos yun dito. Napakita ko na naman sa inyo yung kubo doon, di ba? Susunod diyan naman ang asikasuhin nila. All right. Anong oras na ba? 3:29 na ang hapon. Mamaya nagpaplano kami umakyat nila Utol para kumain sa Jinhao at mabigay rin natin yung 1K ni Kadede mamaya na pinapabigay ni Sir Jerome Sardoma. Yan para ano, makasama na rin natin si Kadede. Sasabihin ko yung 1K ipanlibre sa amin ng ano. Ipanlibre sa amin ng ano, tawag doon? Lomi. Ng Lomi, hindi joke lang. Bibigay lang natin sa kanya. Busy kasi si Kadede sa ano eh, sa kanyang kamatisan. At mahal ang kamatis ngayon, 'di ba, Tol? Mahal ang kamatis ngayon eh. 160 ang kilo. Biruin mo sa Maynila, 10 piso isa nun. Na isang kamatis. 160 ang kilo. Talagang champuan lang talaga sa pagtatanim eh. Pag maganda ang bentahan, maganda rin ang kikitain mo. Pero pag hindi, sakto lang din. Bawi-bawi lang. Kaya big time ngayon yun si Kadede. Para makaano din tayo, maka-arbor tayo ng kamatis kay Kadede. Wal, lagunang mga ano natin ngayon ah. Tawag dito yung gamot. Nakalimutan ko na tawag, di ba? Sobrang makakalimutin talaga yung mga ngayon lang ko nakakita ng makahiya ng ganitong kataas. Galing ah. Yung mga pandan natin, marami pa yan dyan. Ang linis! Oh, salamat ulit kay Utol kasi nag-grass cutter siya dito nung nakaraan. Kaya ang linis na tignan. Ngayon ako, excited na talaga ako para bukas. Sana ano na, gabi na tapos umaga na ulit. Para masimulan na. Tapos sakit lang tayo dito sa taas. Parang napapamahal na ako dun sa kwarto ko dun sa baba. Bagay hindi pa kasi naaayos yung pinaka-kwarto ko dito sa taas. Ang ano ko lang dito, pag humahakbang ka, dinig na dinig dun sa baba. Uy, may balikbayan, no? Oh, okay lang naman. Kala mo galing sa ano eh. Pag humahakbang ka katulad niyan, ganyan. Ano, dinig na dinig sa baba. Kunyari, natutulog ako doon sa may kwarto. Pag kumakbang ka, talagang dinig na dinig. Yun lang ang problema pag yung second floor mo, plywood lang. Pero mapadagdagan pa natin ang pinakabakal doon sa ilalim. Kasi sabi ni Daddy Oms, kulang pa raw yun eh. So, kailangan madagdagan para hindi pa siya talaga yung malundo na malundo. Hindi naman siya lumulundo, talagang rinig lang talaga yung lakad. Katulad niyan.
Di ba? Gagawa natin ng ano yan, ng paraan. Siguro pag meron ng kisam eh, hindi naman masyado. Tapos pag naharangan, siguro, ay, hindi na kailangan ng isolation eh. Ito lang, meron na pala. Dito sa second floor, ay dito sa pinakaano, hindi na kailangan yan. Pag meron na sigurong kisam eh, hindi na gano'ng maingay, no? No? Ngayon kasi dinig na dinig pa eh. Ha? Oo. Hindi na siguro dinig yan. Mahirap kasi pag ganito eh. O tapos pag may kasama ka, magkatabi kayo sa kama, dinig na dinig yung ano. Dinig na dinig yung yugyugan. Wow! Ang lamig ng panahon ah. Paano-ano ang araw ngayon? Sisikat, tapos biglang mawawala. Excited na rin ako maayos to. Yan. Pag yan, na anuhan na, na kantuhan na, pwede na natin pakabitan ng bintana. Ito yung sinasabi ko sa inyo na uunahin ko muna para kahit umuulan eh hindi na tayo ma ano mababasa dito. Papaanuhan na rin natin to, pakokortehan kila Kuya Ogi, kila Kuya Terry. Yan, lalagyan ng bintana, na pinaka pintuan sa salamin. Magkano kaya abutin 'yan? Yun muna ng dalawa. Tapos dito sa baba yung pinakamalaki. Isa-isayin lang natin mga kapananig. Tapos hagdan na. Yeah. Nag-comment nga pala sa akin si ano, o nag-message siya si Sir Robert Enriquez na mas makakamura nga tayo sa bakal, no, kaysa sa pag-ipinasemento natin yung hagdan. Kasi pag simento, ano mga kailangan natin? Buhangin, graba, semento, syempre, kailangan natin bakal. Tapos yung mga maghahakot pa galing doon sa taas, babayaran pa natin, 'di ba? Kaya kukuha na lang tayo ng manggagawa na kayang pakyawin itong hagdan na kaya niyang iano, i-assemble bakal yung gamit. Tapos kahoy lang din yung mga kapato para maayos na, 'di ba? Dati kasi doon talaga ako natutulog sa taas. Ang problema, nakakatamad pag maliligo ka, nandun yung mga gamit mo sa taas, walang maayos na hagdan. Ang hirap umakyat dito sa hagdan na to, mga kapanalig. Kaya kailangan maayos muna. Tsaka na ako lilipat ng kwarto dun sa taas. Mga kapanalig, meron... Tsaka ako napapakita sa inyo. Ano? Sa ngayon, pupunta muna kami kila Kadede para maibigay ko yung blessing nga na pinapabigay ni Sir Jerome Sardoma. Gala muna tayo, gala. Sugurin si Kadede! Sugurin! Last G! Tara na, tara. Isa-surprise natin siya kasi meron kami mga alagang ano, aso. Ibibigay namin sa kanya. Kasi dati, oh, tayo lagi dinadala ng aso eh. Oo, oh, tayo lang. Oh, oh. Tatanggapin niya kaya to? Ha? Oo naman. Oo, oh, tanggapin mo to, Kadede ha. Kasi, malakas naman na to. Hindi namin, ano eh, ang dami nila. Pito, namatay isa, naging anim na lang. So ito, puro babae, bibigyan natin sa kanya. Dalawa na lang natira doon. Para hindi na rin mahirapan si Peklat na magpadede. Peklat, wag hahabol ha. Para sa'yo rin itong ginagawa namin. Okay? Tara. Samahan nyo kami. Para sa kinabukas. Para sa kinabukas. may bago na kayong amo. Ha? Yun ang tunay niyong ama. Oh, yun ang tunay niyong ama. Pero si Peklat, 'di ba? Galing kay Kadede 'yan. O nga pala. Galing nga pala 'yan kay Kadede. Let's see. Hingal. Sarap umakyat akyat. Huwag mo na umabol para sa ito, Peklat. Sige na. Mag-family planning ka sa sunod ha. Magpalaygate ka kaya. Ha? Dapat kasi isa lang. Oo nga. Masyadong madami. Pito. Paano mo palalakiin to? Pag nag-aral pa tong mga to, lalo kong mahirapan. Papamigay muna namin yung tuta. Tara, kaya tayo. Tricycle na tayo, tal. Tara. Magagilap kaya natin si Kadede. Ago, hingal ah. Pre. Nah, tayo. Akyat.
Madali namin kay Kadede. Bye bye. Oh, sana ano ha, magkasundo kayo ng bago mong amo si Kadede. Sabi pa, ang dami naman niyan. Let's go. Surprise. Kadede? Kadede? Pre! Kadiw-diw! Pre! Malaki na yung manok, oh. Pre! Ha? Dito na? O, sige. Hindi yan lalabas? Hindi na. Hindi. Diyan ka na kayo, ha? Masurprise. O, may bago ka lang anong kalaro, oh. Kaya laro kayo dyan. Ba. Puntahan natin 'to sa kamatisan. Mm. Yeah. Magay okay, natin sa bed. Gulat pa guy. Oh, ba't ang daming aso dito? Grabe oh. Ganda ng pwesto ng ano na 'to. Kita nga 'yung dagat, no? Bundok tayo kasi. Sa daming kamatis dito. Kamatis ba 'yan? Ba't ang liliit? Ano na 'yan? Over na 'yan eh. Ah, over na? Ay, mga kamatis oh. Ang dami. Oo. Tinanggal na yung mga yung pinaka hindi yung mga kawayan na yan. Mm. At papalitan na siya ng panibago. Papalitan na panibago. Eh no, maliliit na yung pinaka bunga niya. Ibig sabihin tapos na pala. Yan. Tapos na ang pagtatanim. Mukhang malaki yung kinita ni Kadede ah. Baka pala nag-aaral dito. Oh, baka. Baka nga. Oy, may aso, may bantay oh. Sungit mo naman. Hindi na kami, mga ano? La Farm. Ah, ganda ng ano na to. Ano ba yan, tol? Gagawin resort. Ganun pala dapat yung ano, katulad nun, no? Bakal? Alinga. Yung binili mo sa aking tubigan? Yan, ganun. Oo. Oh. Pwede pa lang i-welding, no? Yung, oh. Yung ano, yung triangle na bakal. Oo. Wow. Ano muna tayo? Magpo-flooring. Oh, flooring muna. Tapos mag... Pwede ibaon na lang din natin. Oo. Parang ano na lang na parang puste na. Oo. Sige, sige. Maganda yan, maganda yan. Sarap maglakad ah. Nagpawisan ako dun. Gagawin palang resort to. Maganda. Ngayon lang ulit nakapasok dito eh. Dati na pumapunta kami. Wala pa yan. La Farm. Di ba ganyan? Oo. Yung tubig. Kaso ba't ganun kuli itim yung stang? Nilumot na? Ha? Sa araw. Ng araw. Ah, kailangan nakatakip. Ganyan yung binigay sa akin ni Utol, oh. Abangan nyo sa vlog ni Utol. Ang laki pala na itong La Farm. Oh. Tara. Kadede! Tumabas ka dyan! Dito, oo. Oh, ganda niyan. Tapos doon yung, pwede yung mga pag-seminar. Ganyan. Oh. Ganda ng pinakaano nila dito. Building. Overlooking, kitang-kita yung dagat. Oo. Oh, oh. Galing. Very good. Sino kami-ari niyan? LA. Oh, si LA. Ganda pag nakabili ka dito ng lupa din, no. Lawak. Yan. Ilang araw lang akong hindi nakapunta dito, nakapagpatayo na pala si Kadede ng ano dito, oh. Ng resort. Ganda dito, oh. Ito bagay na ano. Ito bagay na lamesa dun sa bahay, oh. No? Gara, no. Oh, may shopping pa tapos doon ni dulo, ano. Pwede mo mag-vlog dito? Oo. Pwede. Ha? Saan ka pa? Ha? Oo,
Wow! Na tubig. May rip ba? Sino may-ari nito? Siya! Ito! Ayun nga pala! May bigay ako sa'yo mamaya. May binigay rin kami sa'yo eh. Iniwan namin doon sa ano? Ay? Sa bahay. May kulutan? Aso. Hindi nila makaso doon. Ha? Yung ibang aso hindi dinala. Dinala na nga namin. Nandun na. Bantay na. Oh. Walang... Pahugas muna akong kamay. Oh, may tubig. Oh. Kamusta? Mukhang marami kang kinita sa kamatis ha. Ayos naman. Oh, ba't may dyan pa dyan? Kanino to? Buti malaya tayo pumasok. Oo. Oh. Okay, boss. Ang laki ng TV oh. Okay. Oh, wala wak. Oo. Tignan nyo. Itong tinatayuan na to, kitang-kita yung dagat, makapanalig. Nakita nyo yung dagat? Oh. Ano to? Lalagyan ng swimming pool? Lalagyan? Ay, basa yung kamay ko. Pre, may pinapabigay siya si ano? Si Sir Jerome Sardoma. Si Sir Merry Jerome Christmas Sardoma. Daw, 1K. Happy New Year. Oo. Maraming salamat po kay Sir Jerome Sardoma. At sana po palagi kayo mag-iingat. Ganon din po sa inyong pamilya. At siyempre, papasalamat din kay Pare Louie. Alright. I love you po. Ingat po palagi. Nakakamiss yung ganong bati mo. Kala mo, ano yun? Scripted eh, no? Pero hindi eh. Ganda dito. Sa may kamatisan mo? No? O, pupunta tayo sa kamatisan ni Kadede. Oh. Ano yan? Talong. Ah, talong? May talong, di pala. Hindi atin yan, baka gusto mo mataga tayo. Nakakakuha tayo. Oo. Saan yun sa'yo? Sa dulo? Ay, sa dulo. Nakailang harvest ka na? Dami na. Dami na? Mga... Pito. Pito na? Kaya pala nakapagpagupit na. Oo, kaya pala. Kaya pala poging-pogi. Pero yung ibabaw yung doon. Mataas pa rin. Oo, pag natapos yan, saka uubusin. Oo, ubusin. Hindi, bagay nga sa'yo yan. Oo. Tapos paaba ka rin ng balbas, ganun. Bigote. Para kang ermitanyo. Tapos pag may mga magagandang ano, hindi tayo ng kamatis kay Katede. Wala ka bang stock dyan? Malit? Okay lang. Marami pa namang ano. Pang sigang-sigang lang. Oo. Oo. Pang asim sa isda. Pang asim. Yeah. Sugo mga kapatid. Ang dami. Oh, ito wala na. Ano? Yung mga kasabay ng kamatis ko. Nabagyo. Ay, sayang. Anila, wala akin meron. Eh, bakit? Kasi mababa. Iba talaga pag yung makajurs. Ah, ganun ba? Oo. Wow! Amen! Amen! Pastor Didit! Kaya... ito, pag ganyan na pala, pag wala ng ano, pag huling bunga na, maliliit na siya. Ganyan na. Pag huling bunga na niya. Ito, kasabay naman nung aking una. Oo. Natira lang na kaunti. As in sa'yo lang talaga yung natira? Oo. Dinay ko naman siya, dinay ko sila sa panalangin. May agimat ka ata eh. Yan nga, kaya yun po nagsiserte niya. Sige. Wow. Sana magpalipad ng drone. Hindi rin ako nakapagdali. Ang ganda kaya ito panuuri siya doon. Oo nga. Oh, yung ganyang ano. Dito pa tayo pupunta dati? Oo nga ano. Nakakamiss yan dito. Lumawak na yun. Ay, lumaki na yung mga damo. Tsaka hindi siya basta-basta damo. Ano ba yan? Hindi ko nga alam. Ay ano. Pero labanaos. Ha? Labanaos, hindi atin yan. Nag ano na ba? May labanaos ka? Nag-harvest na kayo? Oo ba? Saan labanaos? Di ba tayo matataga niyan? Okay, Kuya Tony yan ah. Hop! Hop ya! Kaninang labanaos? Ah, may labanaos din pala tayatanin dito. Akala ko kamatis lang tsaka sili. Wow. Wow, sarap yan. Uy, labanaos. Masarap, ang sigang. Parang masarap ikilaw yan mamaya. Oo. No? Uy, sa'yo ba yan? May dilis doon. Ano? May dilis. Tapos may isang... Pahingin mga panos! Isang 4? Oo nga, no? Parang kay Kadede ko nalaman yun, yung pulutan na yun. Oo. Oh. Hindi ba yung mapait? Hindi ah. Manamis-namis yan. Manamis-namis? Tama na, pre. Baka maano tayo. Pahingin laban, no? Sisigaw ka lang pala. Ah, ito yung sa'yo. Tara. Wow, ang lawak ng taniman. Ito pala yung kamatisan ni Kadede, oh. Oh. Ito na yung huling tubo. Yan. Oh, nabuta na tayo ng ulan. Ito na pala. May ano dito, eh. Ma? May kubo. May kubo ba dyan? Pwede tayo sumilong. Ayan, oh.
Yung sa yung doon sa iyo din 'yon. Lawak ah. Toto pala. Swerte ng tanim ni Kadede kasi ano eh, ano ngayon? Mahal ang kamatis. Ang kilo. 130 ba? 130 ang kilo. Tapos sa lipa, pag binili mo sa mga tindahan, oh. 160 ang kilo. 160? Oh, grabe. Oh. Oo nga. Ganda oh. Eto, huli na rin to. Ayos. Marami ka pa palang ma-harvest dito, pre. Mm-hmm. Marami ka pa ma-harvest. Ayan yung mga tanim ni Kadede. Ayan oh. Parang ngayon ko lang nakita si Kadede nagtanim. Dati kasi ano eh, hindi na natin siya naabutan. Sila tatay ano lang nagtatanim. Sila tatay Cesar. Yun oh. Wow. Dami kamatis. Magkano kaya kinita ni Kadede dito? Harvest. Kailangan talaga ng mga tali katulad nito para pag lumaki siya hindi siya tutumba, mga kapanalig. Sa bigat kasi ng mga kamatis katulad niyan, natutumba yung pinakapuno niya. Kaya kailangan may tali ganito, nakatali dito, alalay, para taas noo. Taas noo yan. Ayan, mabigat kasi. May santol dyan, di ba? Wala na. Oo. Dito dati 'yun. Yung santol? Ha? Ah, yung santol. Ayun, ah, yun pala yung nakita natin. Ah? Wala na. Wala pa ngayon. Walang bunga. Ah, wala pa bunga pero may buwan 'yan na mamumunga 'yan. Kasi kahit isang beses di pa naharbisan 'to. Eh di pwede pang ano 'to, tumubo ng ilang beses. Oo. Galing ah. Maraming ano pa 'yan. Congratulations kay paring Kadede. Harvest. Yan oh. Yung una nakapito na eh. Mm-mm. Parang ano rin pala yan, parang inahing baboy pag nakapito medyo ano na. Oo, umihina na. May limitasyon. Hindi pa pwedeng, hindi pa pwedeng dire-diretso siyang mamunga. O depende sa panahon. Depende sa panahon. Siyempre natanday, parang tao. Ah, sa bagay. O diba ang tao, mula sa bata, oo. Naglalaro. Oo. Pag nagbinata, maliligaw. Oo. Pag nakapaligaw, mag-aasawa. Oo. Pag nakapag-asawa, magiging lulo. Oo. Pag naging lulo, senior na. Oo. Pag naging senior na, papanaw na. Oo, panaw na agad? Hindi naman. Grabe ka. Akita tayo. Ano yung dinala namin doon? Yung aso, ikaw na bahala. Mahilig sa aso yan si Kadede. Yan, dahil nakarating tayo kay Kadede, mag-celebrate lang kami. Ngayon lang ka ulit kami. Ako, ngayon lang ulit ako iinom. Yung buti lang. Hindi, gusto kong matikman yung, ano, yung katas ng kamatis. Ay, maaso. Yung katas ng kamatis di Kadede. Oo. Nagit na may sandatag bilhin dyan. Yung lahat yan? Oo, yung una. Oo. Eh, meron pa. Meron pa. Bah, ang laki ng kinita ni Kadede. Hanggang January pa yun. Oo. Ang sarap maglakad dito na exercise yung mga joints. Kaya dapat lagi nang lakad. Oo. Para ano na exercise. Oh, shout out kay Idol. Ang sarap maglakad oh. Tingnan mo. Oh, nga, no. Ay, may bukol na. May bukol na. May bukol na? Oo. Mm-hmm. Gout ba yan? Hindi sa kakagayan yan oh. Oo, oh, kakabayis mo. Kakaganon mo yan oh. Palabati kasi si Kadede. Hi, hi. Baka iba iniisip nyo ah. Oh, kukunin muna. Babalik muna si Kadede dun sa palasyo niya. Ang taas niya no. Doon pa kami galing. Sarap sa feeling. Nangyari ka sa may-ari. Doon sa taas na yan? Oh. Pre, meron doon sa taas. Maliliit. Mate. Yeah, pre. Ang galing ni Kadede ah. Basta sa pagtatanim, sipag lang talaga kailangan mo dyan eh. Para maka I mean makapag-harvest ng maganda. Siyempre kasama samahan ng dasal. Dahil nakadepende rin sa klima, sa panahon. Kung magiging maganda yung harvest nyo. Tama? Tama. Okay, nahilo ko dun ah. Ang ganda ng design dito. Bakit yung design? Puro nakahubad. Gusto ko yung nakahubad. Oo. Ganun. Maganda siguro to kung ano, maandar na. Ah, may tubig na siya. Maganda niya kung may ilaw. No? Tara na. Yung daan na to, ito yung daan dati papunta kila ano? Kila Tatay Cesar. Ngayon iba na.
Okay, mauna ka na lang. Mauna ka na. Oh, papayaw ko doon. Papayaw ka? Yan ang gusto ko. Ah! Ang ganda ng solar nila dito. Tol, may ano ko ba dyan? Pambaklas? Joke lang. Nakikidaan na nga lang tayo eh. Pabarangay tayo dyan. Ang sarap pagpawisan. Woo! Woo! Pumapatak na yung ano. Pumapatak na yung mga pawis ko. Sarap po. Sa sunod magdala tayo ng ano. Yung pinakapuno ng uray. Puno ng uray? Doon sa atin ah. Yun yung pinakaano natin. Inumin tuwing umaga. Uray. Pampalakas ng resistensya yun. Tama. Ano ba tawag sa puno nito? Ang ganda nito pag lumaki. Ha? Pine tree. Hindi yan pine tree. Basta may tawag dyan eh. Pag lumaki yan, ang ganda niya, ang taas. Pasok ko dito. Snake tree. Snake tree. Woo! Nakakaano daw yan. Takbo! Resistensya mo doon. Kuya! Sino yan? Lol! Sarap lumakad oh. Lol! Pupunta pa tayong Batulaw, Dol! Sarap lumakad, Dol, oh. Pupakit sa pataas, oh. Woo! Sarap magpawis. Woo! Sarap! Pre! Pre, ano yan? Pre! Ba't ka nagpaihaw, pre? Birthday ko. Birthday mo ba? Bakit may plano ba tayo? Yes! Ay! Grabe naman my yan. My alak, my balak. Sir, magkano yung barbecue? Dito po sa ulo, 15. 15? Tapos sa atay, 15 rin. Parang may patong ko pa. Abay, natuwa po pa yung presyo ah. 15 ba? Oo. Oo. Tapos dito, 13. 13. Ganun talaga ang negosyante. Kinakailangan. Oo, kailangan. Oo. Sarap yun oh. Ang sablog niya lang ihaw. Ihaw. Sablog ang mag-ihaw. lagi na naman nakakasama. Lagi nang kita kama. Kasarap niya na oh. Titingnan na. Uy, umaapoy. Uy. Umaapoy siya. Dito rin sa likod ang ganda nito. Ito pagkakaalam ko pugon 'to eh. Pugon. Yung dapat paggawaan kasi ng pizza to mga kapanalig, hindi lang natuloy. Kaya inupahan na lang bilang tindahan. Ang ganda rin dito sa likod. Ito lang yung Jinhao eh. Oh. Lapit lang ng Jinhao. Daming kumakain sa Jinhao. Masarap kasi pagkain talaga dyan. Tsaka maganda ang view. Aha. Ayun yung pinuntahan natin kanina. Yung Palacio ni Kadede. Tapos doon naman yung pinaka tawag doon, taniman. Okay lang ba yung mga nagwa-waiting dyan? Opo. Waiting lang kami sa katas ng ano ni Kadede ng tawag diyan. Kamatis. Kamatis. Grabe. Mga pinagkaguluhan ng kamatis. Pinagkaguluhan niya 'yan. So, wala na silang mabili kundi si Akela. Oo, 'yun lang. Para ako santo. Ganun ba? Ikaw ang nilalapitan. Oo, sa akin sila lalapit. Oo. Oh, oh. Nagpalibre sa akin ng 20. Nagpalibre pa. Mabili na sukal, kulang. Oo. Oo. Ginawa ng tanghali. Sama-sama ka na. 20. Dinagdagan na. Eh, galante yan si Kadede. Galante talaga yan. Basta yung meron din lang. Oo. Okay kaya si Kadede. Kailangan po rin kasi sa tao niya. Oo. Kaya nga, talagang nagpalibre kami ng iniyaw at saka alak. Oo, ganun na eh. Sulitin na natin. Oo. Ganda, na, ganda ng harvest eh. Harvest na sana kung kanina. Oo. Sa umaga na? Mag-harvest kayo ng ano, ng hapon? Oo. Oh, tapos dito nilalagay, di ba? Hindi, doon sa... Ah, binababa na ng mga bibili doon? Doon na pilapake. Doon ko na ginagayak sa akin kubo doon sa baba. Tapos pag angat, okay na? Oo. Ano, nasa truck? Oo. Oo, ganun pala. Malapit ng election, kaya ayun, dami na nagdidikit ng mga ano, mga tarpaulin katulad ng mga nasa likod ko. Basta sabi ko lang, bumoto tayo ng maayos. Siyempre, huwag nating ibebenta ang ating mga boto. Kailangan kung sino yung alam nyo karapat-dapat, yun ang iboto. Okay? Louis, kapanalig para kapitan. Let's go, tara. Ay, lalayan si boss. Boss, si bossing. Marami pa ng pera to. Wala sa may likod, parang basahin likod, di baka sipunin. Basa na kamatis. Basa na kamatis. Oh, lalaki! O, di ba? Surprise!
Diyan pa tayo? Oo. Nana, dito na kayo sa bago niyong amo, ha? Di ba malamok dyan? Okay, sige na. Mag-meeting muna kami, mga kapanarig. Dito lang tayo, tol. May maraming aso dyan. Para ma-experience naman natin. Let's go. Woo! Tumunog na ang bote. Ang bote ng pag-asa. May solar na naman yata eh. May solar yan, si Kadede. Let's go. Sarap. Nandito na tayo. Maraming salamat ulit kay Sir Jerome Sardoma at kay Ma'am. Kay Ma'am Jonali. Kay Ma'am Jonalyn. Jonali. Thank you so much. Ay, sorry. Ma'am Jonahil. Ah, Jonahil. Sorry. Ma'am Jonahil pala. Naglawas ng mais. Sir Daddy, sarap pa. Ang tamis. Mayroon natanim din dyan. Ang tamis. Ang ganda rin ng pesto ng ni Kadede kasi nature yan, no? Nature. Nature. Ang ingay ng mga mga aso na binigay natin. Wow. Alright, nandito na tayo sa Kampanalig. Di na ako nakapag-vlog kagabi dahil yun, nagkakwentuhan na lang at nagkaasiyahan. Tatapusin ko muna ang vlog, mga Kampanalig, ngayong araw na ito, no? At abangan nyo yung vlog ko sa susunod dahil inuumpisa na po yung bahay, mga Kampanalig. So, kita-kits na lang po sa next update. Simula na magbulitan sa Masino TV.